Magandang morning siyang Ami. Bumibili na lang ng tinitingin karne at gulay sa palengke ang ilan sa mga nakausap nating tricycle driver. Anila, ang malaking bahagi ng kanilang kita ay napupunta na lamang sa panggasolina kesa sa panlamang tiyan ng kanilang pamilya. Si Kevin, kinagkakasya ang 150 pesos na kinikita nilang bilang budget sa pamimalengke para sa dalawang araw na kainan ng kanyang tatlong anak at asawa. Bili na lang po kami ng kahit na 1 port o kaya 2 gramo. Halimbawa, nung repolyo, ma'am, bibili na kami ng 1 port nun, ma'am. Tapos bibili din kami ng 1 port ng karne o kaya manok, ma'am. Dati, araw-araw, namamalengke naman kami, ma'am. Pero kasi yung bilihin kasi nun dati, mura pa, ma'am. Napakahirap po sa amin, lalo na po kami. Mga tricycle driver lang po kami. Si Bugoy naman, hindi na namamalengke. Sa panahon daw ngayon, mas mahalaga sa kanya ang makapamasada kesa gamitin pa ang oras sa pamimili at pagluluto. Tapos na po kami sa budget eh. Dahil sa pagtaas ng gasolina, eh kailangan po yung oras eh. Mahalaga po eh. Kaya kumakain na lang po kami sa labas. Sa ulam, hati na kami ng asawa ko. Tapos sana ko iwalay yung ulam niya. Nananawagan sila ang ilan pa nilang kasamahan na sana bumaba na ang presyo ng produktong petrolyo. Yun nga lang, bukas June 21, uli na namang magkakaroon ng oil price hike. Mas mababa ito kumpara noong nakaraang linggo pero inaasahang tataas ang diesel ng 2.40 to 2.70 pesos kada litro, 30 centavos naman to 60 centavos ang per litro ang presyo ng gasolina at tataas naman sa 1.60 to 2 pesos kada litro ang presyo ng kerosene. Balik sa iyo, Chang Ami. Maraming salamat, Larisse Lee.